Nabully ka na ba o nambully ka? Kung ang sagot mo ay oo, para sa iyo ang video na to. You know, when it comes to the topic of bullying, I am reminded of a story here in the Bible of three friends, Shadrach, Meshach, and Abednego, who stood up against a very powerful bully. Their story is found in Daniel chapter 3. So tingnan natin yung kwento nila. Let's open our Bibles, if you have Bibles with you. So verse 1, Daniel chapter 3, verse 1. Nagpagawa si King Nebuchadnezzar ng isang rebultong ginto na 90 feet ang height at 9 feet ang width. Pinatayo niya ito sa kapatagan ng Dura sa probinsya ng Babylon. Verse 2, tapos binatawag niya mga in-charge sa mga regions, mga tagapangasiwa, mga governor, mga advisor, mga treasurers, mga judges, at mga mahistrado, at lahat ng officials ng mga probinsya. Pinapunta sila ng hari sa dedication ng rebulto na pinagawa niya. Grabe! Verse 3, nung nasa harapan na sila ng rebulto, malakas na in-announce ng messenger ng hari. Today announcement, inuutos sa lahat ng tao mula sa iba't ibang bayan, bansa, at languages na pag narinig nyo ang tunog ng horn, pipe, lyre, trigon, harp, drum, at iba pang musical instruments, dapat kayo dumapa sa lupa at mag-worship sa rebultong ginto na pinagawa ni King Nebuchadnezzar. Nako, hindi lang pala siya bully. May pagka or narcissist pa siya. Napaka-self-centered. Verse 6, agad na ipapatapon sa napakainit ng pugon ang taong di susunod sa utos na ito. Kaya pagkarinig sa tunog ng horn, pipe, lyre, trigon, harp, drum at iba pang musical instruments, agad na dumapa sa lupa at nag-worship ang mga tao sa rebultong ginto na pinagawa ni King Nebuchadnezzar. Grabe, ganito talaga yung kwento ng bullying. Kasi someone of greater power will cause hurt or harm na pipilitin ka na gawin ang mga bagay na hindi mo naman gustong gawin o gagawin nila sa'yo ang mga bagay na hindi mo naman gustong gawin nila sa'yo. Verse 8, sinamantala naman ito ng ilang Babylonians para siraan ang mga Jews. Sinabi nila kay King Nebuchadnezzar, mabuhay ang mahal na hari. Pinag-utos mo po kamahalan na dapat dumapa sa lupa at mag-worship ang mga tao sa rebultong ginto pag narinig nila ang tunog ng horn, pipe, lyre, trigon, harp, drum at iba pang musical instruments. Okay? At ihahagis sa napakainit ng pugon ang taong di susunod sa utos. Okay, verse 12, may ilang Jews na inappoint mo pong in charge sa mga gawain sa probinsya ng Babylon na hindi sumusunod sa utos mo. Wow! Grabe sila. May force na sumusubok mambuli. Okay, tapos may mga sumama pa. Kumbaga sa term nga natin, may mga susoleros, sausaweros, and sausaweras pa na talagang gusto pabagsakin itong mga Jewish people na ito. Okay, or sila Shadrach, Meshach, at Abednego po ang mga ito. Di po sila nagsiserve sa mga Diyos mo at di sila nag-worship sa rebultong ginto na pinagawa mo. Verse 13, sobrang nagalit si King Nebuchadnezzar sa narinig niya. Diba ganun nga yung mga bully, yung mga nambubully pag you're standing up against them, lalo silang nagagalit, no? Okay, so tinanong niya sila, verse 14, Shadrach, Meshach at Abednego, totoo bang di kayo nagsaserve sa aking mga Diyos at di kayo nag-worship sa rebultong ginto na pinagawa ko? Ngayon, sa oras na tumunog ang horn, pipe, lyre, trigon, harp, drum at iba pang musical instruments, dumapa kayo sa lupa at mag-worship sa pinagawa kong rebultong ginto. Ito daw yung mangyayari sa kanila. Kung hindi, ipapatapon ko kayo kung agad kayo sa napakainit na pugon. Sa tingin nyo ba may Diyos na makakapagligtas sa inyo mula sa mga kamay ko? Hindi ba yun yung message ng bullying? No, na parang tingin mo may makakapagligtas sa'yo? And minsan the enemy would tell you na kahit si God, hindi ka kaya iligtas sa pinagdadaanan mo. That is a lie from the enemy. Ito, kakaiba ito, magkakaiba yan. In verse 16, they said, sumagot sina Shadrach, Meshach, at Abednego. Sabi nila, mahal na hari. Eh, grabe, may respeto pa rin sila, no? Now, one thing about bullying, they did not retaliate. Now, hindi sila bumalik with bullying, but they actually still respected the king. Mahal na hari, di na po namin susubukang i-defend ang sarili namin tungkol sa bagay na ito.
kung kaya ng Diyos na pinagsisilbihan namin na iligtas kami sa napakainit na pugon at mula sa mga kamay mo, mahal na hari, ililigtas niya kami. Pero kahit hindi niya kami iligtas, gusto po namin malaman mo, mahal na hari, na hindi kami magsaserve sa mga Diyos-Diyosan mo at di kami mag-worship sa rebultong ginto na iyong pinagawa. Grabe. No, actually, mamaya, tingnan pa natin yung rest of the story. No? Very, very powerful. But, ano yung makita natin na insights dun sa kwento nila that will help us if ever man na tayo ay nabubuli o may nakikita tayo ng bubuli. Number one, okay? Friendships are very important. All throughout this story, ni na Shadrach, Meshach, and Abednego, they were always mentioned together. Eh, hindi Shadrach lang, hindi Meshach lang, hindi Abednego lang. Palagi silang magkakasama. Napakalaga na meron tayong strong relationship base, friends or family, na alam nating naniniwala sa atin at alam natin na hindi nila tayo gustong mapahamak. In fact, kung meron kang kaibigan na nambubuli sa'yo, most likely, hindi mo yan kaibigan. Okay, sabi natin, totoo yung asaran every now and then, you know, pero kung meron ng emotional, physical, you know, mental abuse na nangyayari, then maybe you should choose a different set of friends. Mga kaibigan na sasamahan ka at instead ay papahamak ka, dadalhin ka sa makabubuti sa'yo. Katulad ni Shadrach, Meshach, and Abednego. Even if they were coming against the whole world, malakas yung loob nila kasi hindi sila nag-iisa. And you know, I want to encourage you and remind you right now, kung nabubuli ka man, okay, or may nakita ka na, kung nabubuli ka man, hindi ka mag-isa. Kung meron ka nakikita ang nabubuli, make them feel na hindi sila nag-iisa. We are stronger and we are better when we are actually together. Lalo-lalo na, if you have very loving parents, alam ko sa una nakakatakot, nakakahiya, but you can open up to them because they love you. They are concerned about you and gusto nila yung makakabuti sa'yo. So find a good set of friends and always know that your family is with you to support you kahit na merong nambubuli sa'yo. Alam mo, magagawa ng paraan ang pinagdadaanan mo. You will actually overcome. Number two na nakita ko sa kwento na ito, no? They were being bullied by a very powerful man at sumama pa yung mga tao sa paligid nila. Pinagtulungan talaga sila in this story. But number two is also firmness. Aside from their friends and family, they were very firm in their stand. They stood for what is right. So kung ikaw man ay nabubuli, at least in one way or another, kailangan maiparating mo sa nambubuli sa'yo na hindi tama yung ginagawa nila. Okay? Or kung yun nga, kaya importante na meron kang kasama. Kasi kung ikaw mismo, feeling mo hindi mo kayang sabihin sa kanila o ipakita sa kanila yun, you have your friends, you have your family na magpapakita sa kanila na mali yung ginagawa nila. And also, firmness is also discovering your strengths. Kasi yung bullying, process ng bullying, pauulit-ulitin sa'yo na mahina kang, wala kang kwenta, maliit ka lang. Pero kung nakita mo kung saan ka magaling, nakita mo kung saan ka malakas, nakita mo kung saan ka nag-excel, you can actually build on those strengths until you can stand up for yourself and know may value ka. Meron kang ibubuga, hindi ka dapat binubuli ng iba. But you know, number three, last but not the least, itutuloy natin yung kwentong ito, no? I'll just mention the story. So, nagalit nga yung king sa kanilang tatlo at inutos na ihagis sila dun sa nag-aapoy na pugon. And yung anger ng hari, sobra-sobra, to the point na pinadoble pa niya yung init ng apoy. Kaya na nagulat sila kasi nung inihagis yung tatlo, na sobrang intense nung apoy, no? Yung mga guard sa paligid nila na naghagis sa kanila, sila yung namatay. Sila yung tinabla nung apoy. Pero nung tinignan ng hari at ng mga kasama niya, bakit ganun? Tatlo lang si Shadrach, si Meshach, at Abednego. Bakit apat yung taong nandun sa apoy? Bakit tas yung isa sa kanila, parang manahari? Very royal yung dating. And you know, if you would study this, what happened eventually in the story was, hindi man sila nag-amoy usok, walang nasunog sa kanila, at nung sila ay lumabas, sinabi mismo ng hari na nambubuli sa kanila, totoo yung Diyos
na sinasamba nyo dahil hindi kayo namatay sa apoy. Now, which leads me to the third thing we can learn from this story. Aside from friends and family, firmness, you should also have faith. Faith in God. These three friends, they were able to stand firm because they anchored their faith in God. Maybe, sa mata mo, malaki yung bully na nanghaharas sa'yo. But I want to encourage you right now. God is bigger than any bully. God is bigger than any form of bullying. Just like in this story. And maybe yung sinasabi mo ngayon na, Kuya Noah, bakit ganon? Bakit pinagdadaanan ko tong bagay na to? Yeah, but in this story, we can see na pwede naman na pinigilan ni Lord na maitapon sila sa apoy. Pero instead of stopping them from going through the fire, God, Jesus, was with them in the fire. He went through the fire with them. So maybe right now, ang pakiramdam mo, dumadaan ka sa apoy, sa matinding paghihirap, dahil sa challenge ng bullying, dahil sa experiences mo. I want to encourage you. God is with you. Jesus is with you. And He is the one who will make you victorious. He is the one who will make you go through that fire. At pagkatapos ng apoy na yan, the people who bullied you, the very bullies, the very bad experience that you have, okay, they will see and they will say na totoo yung Diyos na pinagkatiwalaan mo. You know, there is a fourth man in the fire, and that's the Lord Jesus. Okay, so this showed the world the goodness, the glory, and the greatness of God. So I want to encourage you right now. Acts 16:31 says, "Believe in the Lord Jesus, and you will be saved, you and your household." So right now, kung ikaw may karanasan ka sa bullying, but you want to overcome that, now start with a strong faith in Jesus, because people may abandon you. Sometimes even family may abandon you. But the Lord, He will never abandon you. He will accept you. So right now, why don't you accept the Lord Jesus sa puso mo? Let's pray this prayer. Dear Lord Jesus, inaamin ko po na mahina ako. Kailangan ko po ang tulong ninyo. Lord Jesus, I cannot do this on my own. Come into my heart. Change my life. Naniniwala po ako at nagtitiwala na kayo lang ang makakapagligtas sa akin. Wala sa kasalanan at kahit sa pambubuli na nararanasan ko. In Jesus' name, Amen. Amen. So thanks for hanging out with me these few minutes. God bless you.